posibilidad ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Three Spiritualities. Isaiah 55 verse 8. The Lord says, "My thoughts and my ways are not like yours." Kung paano ko mag-isip, ang aking mga pamamaraan ay di tulad ng sa inyo, sabi ng Panginoon. Three spiritualities. Tatlong uri ng espiritualidad, tatlong uri ng paninindigang espiritual. Alin kaya sa tatlong ito ang mayroon tayo ngayon? Aming Diyos, salamat po sa buhay. Salamat sa araw na ito na dinagdagan niyo pa ang aming paglagi dito sa bundok. Linisin niyo po kami paging dapating tumanggap ng inyong pagtuturo at nawa ang inyong mga salita maging pagkain ng aming kaluluwa, maging lakas ng aming buhay, gabay, liwanag. At nawa, Panginoon, ito'y magbunga ng kabutihan sa aming puso, kapayapaan at katahimikan ng loob. Kayo po ang maghari, kayo ang mangaral. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Atin mong babasahin ang Lucas 15:11 hanggang 32. Sinabi pa ni Jesus, "May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, 'Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.' At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain yun, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, 'Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo.' Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, 'Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suutan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang.' Nasa bukid noon ang anak na panganay. Na umuwi ito ay malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, 'Bakit? Anong nangyayari sa atin?' 'Dumating po ang inyong kapatid,' sagot ng alila. 'Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit.' Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya,
pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. At kailanman ni hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para mapagkatuwaan kami ng aming mga kaibigan. Subalit nang dumating anak niyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa'yo. Naralapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Ano-ano ang tatlong espiritualidad na makikita sa kasaysayan? Ating balikan at babasahin naman natin sa Contemporary English Version ang bawat bahagi. Luke 15:25 to 30. The older son had been out in the field. Baligtad tayo, magsisimula tayo sa dulo sa paghimay ng kwento. The older son had been out in the field, but when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave and have always obeyed you, but you have never even given me a little goat so that I could have dinner for my friends. The other son of yours wasted your money on prostitutes, and now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast." So let us look at the older son's spirituality. And it is based on good works. Yan ang unang-unang katangian ng espiritualidad nung matandang anak, nung panganay. At habang sinusuri natin ito, ay ihambing natin ang ating sariling espiritualidad kung dito ba tayo kasali. The older son's spirituality is based on good works. Yung kanyang mga ginawang mabuti, yung tama niyang ginawa, yung hindi niya maling ginawa, yung kanyang good performance, yung pagtitiis niya, pagtitiis na hindi mag-party, hindi humihingi ng kambing na kakatayin, laging trabaho mula umaga hanggang gabi, hindi umaalis ng bahay, walang bisyo. The older son's spirituality is about always being home and proper, being correct and righteous. It is also about being under the law and being law-abiding. Dapat ganito gagawin mo. Hindi mo dapat gagawin ito. Do's and don'ts. Doon nakabase ang kanyang spiritualidad. And the older son's spirituality is angry. Easily angered by sin, by lawlessness, and injustice. Para siyang galit sa mundo dahil sobra siyang banal. Ayaw niyang marinig yung tugtugan, ayaw niya yung sayawan, ayaw niya ng pagdiriwang, at nagagalit siya sa kasalanan ng kanyang kapatid, nagagalit siya sa kabaitan ng kanyang ama, bakit hindi pinaparusahan ng may kasalanan, bakit ako ang bait-bait, hindi pinipremyuhan, laging ano ang dapat, ano ang marapat na gawin, and everybody's wrong. Sa tingin niya, mali ang kanyang kapatid at mali rin ang kanyang ama. Siya lang ang tama. Merong ganyang espiritualidad. The older son's spirituality is not amused with celebration, feasting, music, or dancing. At may mga ganyang relihiyoso, ayaw nang mabibili sa tugtog, ayaw nang sayawan, ng yugyuga, ng kasiyahan. Dapat, kung maka-Diyos ka, lagi kang Biyernes Santo, lagi kang serious, lagi kang conservative. At sa tingin niya, siya lang yung tama, mali ang tatay niya, who in the story of course represents God, our Father in Heaven. And his brother, who represents the other half of humanity or the other type of believer. The older son's spirituality is self-righteous. Siya ang tama at wala nang iba. It is also unforgiving. At maraming ganyan mga relihiyoso, palibhasa't banal ang tingin sa sarili, malinis ang tingin sa sarili, ay marumi na ang tingin sa lahat.
nililibak ang lahat, hinuhusgahan at ayaw patawarin. At ang ganito mga relihiyoso, mga manang at manang na sobrang conservative, sobrang do's and don'ts and law-based, are grouchy and complaining. Hindi naubusan ng reklamo, hindi naubusan ng galit sa mundo. The older brother of sons of spirituality is blind and oblivious to the Father's kindness. Bulag at binabaliwala niya ang kabutihan ng Ama. Ang pinapahalagahan niya ay kaistriktuhan, yung pagiging masungit at pagiging mapagparusa. Dapat ganun ang tingin niya sa Ama. Pero bakit hindi nagpaparusa? Bakit hindi masungit? Therefore, mali ang Ama at siya ang tama. At maraming relihiyoso ganun. Dapat parusahan ang nagkakamali. Itakwil agad, itiwalag, tanggalin, huwag kausapin, pagalitan, tanggalan ng mga privileges. Maraming ganong relihiyoso hanggang ngayon. The older brother's spirituality is full of needless fear, restraint, and sacrifice. Yan ang isang uri ng pananalig. Takot na magkamali, takot na mag-enjoy, pigil ng pigil sa sarili na sumaya, kahit yung pagsasaya naman na yon ay hindi mamasamain ng Ama. Sa kanya, pag banal ka, dapat lagi kang malungkot, lagi kang gutom, lagi kang nag-aayuno, lagi kang nagtitimpi, nagtitiis, losyang, hindi ka maganda, yung mukha kang nakatiwangwang na natuyong dahon, dapat ganun ka pag ikaw ay banal. Puro pagtitiis, pagtitika, sakripisyo. Huwag kumain ng masarap, huwag mag-enjoy sa buhay, parusahan ang sarili, magpenitensya, hampasin ang sarili, magdusa. Yun ang tingin niya na ikalulugod ng Diyos sa langit. At dahil ganun, marami na ganitong espiritualidad tulad ng lalaking ito, his spirituality is colored by regrets and unkindness. Dahil tiis siya ng tiis, hindi siya nag-enjoy, marami siyang himutok. Sabi, ako, ni hindi mo ko nabigyan ng isang maliit na kambing para man lang kami mag-barbecue? Eh, lagi ako nagtatrabaho dito. Tamang-tama ako. Wala akong bisyo. Ang correct-correct ko sa buhay. Tapos yung iyang alibughamong anak na yan, nagwala, nagkasala, naglustay, ipagpaparty pa. Ako, ni kaprasong kambing, wala. At dahil siya hindi mabait sa kanyang sarili, puro pagtitiis, dahil iniisip niya hindi mabait ang Diyos, nagulat siya nung magbait pala ang tatay niya. At minasama niya yun. At dahil siya hindi mabait sa sarili, hindi rin siya mabait sa kanyang kapatid. Eh ako nagtiis, di dapat siya rin. Ako hindi nag-enjoy. Dapat hindi rin siya nag-enjoy. Bakit siya nag-enjoy? Tapos ako hindi. Tapos siya pangyay na ipagpa-party. Yun ang espiritualidad ng maraming tao hanggang ngayon. Spiritually, number one is primitive. It is the fruit of legalistic, Pharisaic, Old Testament type of teaching which Jesus condemns. Ang ganitong uri ng pag-iisip, ang ganitong uri ng relihiyon, ang ganitong uri ng pananalig ay old-fashioned, primitive, Old Testament style. Style ng mga Pariseo na kinondena ni Jesus. Hindi ito ang gusto ni Jesus na uri ng religiosity o spirituality. Kaya yung mga Pariseo na nagtuturo ng ganitong uri ng religiosity ay kinondena ni Jesus. Matthew 23:1-28, mga piling verses. Jesus said to the crowds and to his disciples, "The Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses. They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help." Sabi yung mga Pariseo na yan, yung mga old-fashioned teachers na yan, wala silang ginawa kundi magpatong ng mabibigat na pasanin sa balikat ng mga mananampalataya. Isang katerabang bawal na hindi man pwedeng sundin, nagigilty ka lang tuloy.
napakaraming pag-aayuno, napakaraming pag-donate, bigay ng bigay, pigang-piga na ang mga tao, hirap ng hirap, puro serbisyo, inuuto nila ang mga tao, pero sa pagod ng mga sumusunod sa kanila, di naman nila tinutulungan ni kaunti. Verse 5, everything they do is just to show off in front of others. Sabi niya, mga kabanalang nakikita mo sa kanila, pa-impress lang yan. Pakitang tao, hindi yan totoo. Sa kaloob-looban nila, iba ang iniisip nila, iba ang takbo ng utak nila. Sa labas lang sila, mukhang maka-Diyos. You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You are nothing but show-offs. Ang linaw ng sinabi ni Jesus, may araw din kayo, mga religious leaders, na puro pa yung babaw, pakunwari, pagbabalat kayo, puro kayo pakitang tao. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in. Ang mga nakikinig sa inyo ay hindi nakakapasok sa luwalhati, kapayapaan, pag-ibig at katahimikan ng Ama. Hindi nyo sila tinuturo ang mapanatagang loob, tinatakot nyo lang lagi. Hindi nyo sila tinuturo ang matahimik, matiwasay, kundi lagi silang nag-aalala. Kaya tuloy lagi silang making up, donating, giving, serving, sacrificing sa takot nila sa Diyos. Bakit nyo sila tinatakot sa Diyos? Pati kayo, hindi kayo pumapasok sa kalangitan? Hindi kayo pumapasok sa harian ng Ama? Hindi kayo nakakarating sa level of thinking and lifestyle na tahimik, payapa at iwasay? At ganun din ang ginagawa nyo sa mga nakikinig sa inyo. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are. Pamisyon-misyon pa kayo? Turo-turo, katikismo-katikismo, kulto-kulto, para lang kayo makakuha ng mga mapapanalig, at pag nanalig sila sa inyo, ginagawa nyo silang doble kasing sama ng mga bagay lamang sa impyerno. Ang dati nilang kasamaan, dinadagdagan nyo pa. Kasi dati na silang masama, ngayon tinuruan nyo pa maging self-righteous, maging judgmental, at maging cruel. Dumoble ang kasamaan nila mula nang nakinig sila sa inyo. Hindi kayo nakakapasok sa kaluwalhatian ng Ama at wala kayong dadalin sa mga tagasunod nyo. Binabawalan nyo rin sila kasi kayo, hindi kayo tagalangit. Yan ang sinabi ni Jesus sa mga teachers of the law of Moses and the Pharisees. You are like tombs that have been whitewashed. On the outside, they are beautiful, but inside, they are full of bones and filth. That's what you are. Outside, you look good, but inside, you are evil and only pretend to be good. Yan ang spirituality number one. Sa labas, mukhang malinis, mukhang makadiyos, mukhang tama, pero ang loob, pangit, marumi, pakunwari, paimbabaw. At yan ang sinabi ni Jesus sa mga nangunguna sa relihiyon nung kanyang panahon. Kawawa ang makikinig sa kanila, maliligaw, mahihirapan, magdurusa, laging matatakot, at hindi mag-e-enjoy ng kabutihan ng Ama sa langit dahil hinaharang sila ng relihiyon. Even now, many people's spirituality is of this type. So kapatid, test your spirituality. Sino sa atin ang kasama sa group 1? Ang bait-bait, tapos isusumbat yung kabaitan niya sa Diyos. Lingkod ng lingkod, tapos nagtatampo pala. Pagka hindi siya pinagpapala. Kunwari, ayaw sa party, masama pala loob dahil hindi siya nakakapag-party. Galit na galit sa mga nag-e-enjoy, sumasayaw, tumutugtog. Yung pala, siya, ano lang, sikil na sikil ang kalooban. Alam niyo yung mga taong sikil na sikil ang kalooban, timpi ng timpi, itinatatwa at itinatanggi ang tunay na nadarama sa kaibuturan ng kanilang puso, nagiging mapagkunwari sila at galit sila doon sa mga malaya. Kay mga super conservative kumisa ng mga manang, galit na galit doon sa mga babaeng medyo liberated, malakas tumawa, kung may kembot, at mukhang nag-enjoy sa buhay. Madami doon, inggit lang. Ba't ikaw nag-enjoy, ako hindi? Dasal ako ng dasal, makadyos ako, ayuno ako ng ayuno, tas ikaw ang masaya?
Kaya galit sila sa mga tinatawag na makasalanan. Meanwhile, tingnan natin ang spirituality number 2. Luke 15:12. The younger son said to his father, "Give me my share of the property." So the father divided his property between his two sons. Hiningi na agad ang mana niya, buhay pa yung ama. The younger son's spirituality is more evolved, it's more developed, but not fully developed. The younger son's spirituality is about entitlement, about rights, about perks. Anak mo ako, therefore akin na ang mana ko. Anak ako ng Diyos, mananampalataya ako, therefore dapat blessed ako. Therefore, dapat dinidinig ang mga dasal ko. Therefore, pag may sakit ako, dapat akong pagalingin at paghimalaan. Entitlement. Sino sa atin ang ganon na kung mo itinuturing mo ang sarili mong anak ng Diyos, eh may karapatan ka nang manghingi nito at manghingi nun. Luke 15:13, "Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country where he wasted all his money in wild living." So this is spirituality number 2, knowing the law but breaking it. Alam naman niya yung tama at mali, ang ginagawa niya yung mali. Yung spirituality number 1, alam niya ang tama at mali, sa panglabas ginagawa niya yung tama, pero sa pangloob mali rin pala siya. So pareho lang mali itong 1 at number 2. Yun lang 1, nakatago ang mali. Itong number 2, nakabunyag. Pero pareho lang mali. Ang problema doon sa number 1, akala niya mas tama siya at banal kaysa sa number 2 kasi yung kamalian niya nakatago. Itong sa number 1, nakabunyag. Pero pareho lang. Luke 15:14, "He had spent everything when a bad famine spread through that whole land. Soon he had nothing to eat. He went to work for a man in that country and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing." So the younger person's spirituality is informed, shaped, colored by punishment and suffering when the law is broken. Ang paniniwala, ang eksperyensya ng spirituality number 2, pag gumawa ka ng mali, mapaparusahan ka. O kaya, naghihirap ka, nagugutom ka, kasi makasalanan ka. Yun yung mentality na lumalabas dito sa example na ito. The law is about cause and effect. Gumawa ka ng mali, therefore, magkakamali-mali at magkakawindang-windang ang iyong buhay. Yan ay isang uri ng paniniwala. Spirituality number 2. Luke 15:17-20. "Finally, he came to his senses and said, 'My father's workers have plenty to eat, and here I am, starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.' The younger son got up and started back to his father." What do we know about spirituality number 2 from this example? That the younger son's spirituality is informed by guilt. May guilt. Gumagawa ng mali, pero inuusig din ang budhi. At nagbabago ang loob din. Repentance. Isa yan sa quality ng number 2. But enduring submission to punishment. Ang faith number 2, alam ko ang tama, gumawa ako ng mali. Dahil gumawa ako ng mali, nagkamali-mali ang buhay ko, nagdusa ako ng nagdusa, therefore, hihingi ako ng tawad, mangungumpisal ako, magsasabi ako, nagkamali ako, pero ihanda ko ang loob ko at tatanggapin ko ang parusa ng Diyos dahil ang Diyos ay nagpaparusa sa nagkakamali. Yun ang faith number 2. It is an exhibit of the sin, repent, law. You sin, but you confess your sin and you accept willingly the punishment that is the equivalent of your sin. Luke 15:21.
The son said, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. So here is faith number two. Nagkamali ako, tatanggapin ko, aaminin ko, hingi ako ng tawad, pero ibababa ko ang ranggo ko. Sasabihin ko sa Diyos na hindi na niya ako dapat ituring ng maganda dahil nagkamali ako, ituring na lang niya ako tulad ng kanyang mga alipin. Babalik ako, pero hindi ako babalik bilang anak. Babalik ako in a much demoted position as a slave or as a servant. The younger son's spirituality is set that whenever one falls short of expectation, it is to make one feel sinful, disgraced, disinherited, disconnected. Gano'n sa ating karami ang ganito ang espiritualidad? Alam ko ang tama, ginagawa ko ang mali, pero nagsisisi naman ako, nagbabalik loob sa Diyos, pero buong puso kong tatanggapin ang parusa na bagay lang sa aking kasalanan at hindi ko na ituturing ang sarili kong anak ng Diyos, slave na lang. Meanwhile, let's take a look at the third spirituality. Ang nakaraan, Luke 15:20, but when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. Yung ama, malayo pa lang yung anak na bumabalik. Patakbo ng sinalubong, wala pang nasasabi yung anak, inunahan na ng ama ng halik, ng yakap. Bakit malayo pa lang ay nakita? Kasi doon nakatitig yung ama all along. Doon saan umalis yung anak niya, doon siya nakatitig dahil doon babalik. Anong nakita natin sa spirituality number three? Handang-handang tumanggap sa magbabalik. Nag-aabang, naghihintay. Yung anak, number one, laging nandun, pero ang totoo, putol ang kanyang relasyon sa kanyang ama dahil meron pala siyang kinikimkim na sama ng loob. Yung anak na lumayo, sandali lang nagmukhang putol, pero bumalik uli. Pero sa ama, kahit kailanman, hindi na putol ang relasyon niya sa anak niyang umalis dahil nakaabang siya at nakahandang tumanggap, yumakap, at magbigay uli ng mga privileges. The Father's spirituality is loving and gracious. Very highly evolved and developed ang kabaitan. He feels sorry for the younger son. Hindi, oh, ano, babalik-balik ka? Hindi ganon. Hindi namewang yung ama at sinumbatan yung anak. Malayo pa lang, hindi pa nakakapagsalita, inakap na niya. He runs to and hugs and kisses his younger son. Luke 15, 22-24. But his father said to the servants, hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. The father's spirituality is open and welcoming to the sinful and the unclean. Sino man sa atin na ang pakiramdam natin tayo marumi, tayo makasalanan, nagdurusa tayo dahil makasalanan tayo, mag-isip-isip kayo kung ganun din ang nasa puso ng Ama sa Langit. Ang kinailangan lang gawin ng anak ay magbalik. Pero as far as the father was concerned, hindi kailangan bumalik kasi hindi naman nawala sa puso niya. Kaya yung mga panlabas na patunay na siya'y anak, sandalyas, magandang damit, sing-sing, agad-agad niya ipinasuot. Nakinig ba yun tatay sa paliwanag ng anak? No, he did not even dignify the son's pleadings and confession. Parang walang sinasabi yung anak. The father does not even listen to and bring up the issue of sin. Ni hindi niya sabi, pinapatawad kita.
Kasi hindi naman niya hinusgahan ng umalis. Kaya niwala siyang kailangan patawad na ibigay. The restoration of the ring, the sandals, and the clothes was not from the father and for the father. It was for the consumption of the son and the servants. Para alam ng lahat na wala naman talagang naiba yung pansamantala niyang binitawan na privilege, eh kailangan ma-enjoy na niya uli. Hindi siya nanumbat. Ibig sabihin lamang, yung nangyaring mga dilubyo sa kanya, and hindi dahil pinarusahan siya ng ama. Nagkataon talaga na napunta siya sa lugar na magkakaroon ng tagbutom, kaya napasali siya doon. At dahil nilusta niya ang kanyang pera, natural, mauubos. Pero hindi desisyon ng ama na siya'y pagdusahin, paghirapin, pagapangin sa hirap dahil siya'y umalis. Hindi kailanman ginusto ng ama na magdusa yung anak niya kahit pa nga naligaw. Yung anak lang ang nag-iisip na nangyari yon sa kanya at hindi na siya bagay bumalik sa ama. Pero hindi yon ang iniisip ng ama. So itong mag-amang ito, tatlo ng iba-ibang iniisip. Iba-ibang espiritualidad, ang panganay na anak, ang bunsong anak, at ang kanilang ama. He reinstates his son even before the latter declares repentance. Tayo, ama din tayo, ina rin tayo, and in many ways, may mga lumalayo sa atin, nagkakamali. Paano natin itrato? Itatrato ba natin tulad ng pagtrato ng panganay na anak? Aba, hindi dapat mag-party, hindi dapat magkatay ng hayop, hindi dapat magtugtugan at magsayawan. Makasalanan yan, dapat yung magdusa. Ganun ba tayo magtrato sa kapwa na sa tingin natin yung nagkakamali? O number two ba tayo, nagkamali ako, therefore dapat lang ako magdusa. At ang pagdurusa kong ito, pinaparusahan ako, pinapalo ako ng Diyos. Yung bang yung pananalig? O yung number three, yung sa ama. Aba anak, hindi kita pinaghirap. Nangyari lang talaga na inubos mo ang pera mo, hindi naghirap ka. Hindi kita ginutom. Nagpunta ka kasi sa isang bayan na nagkakaroon ng tagutom. Wala akong masamang layunin para sa'yo. Hindi kita gustong parusahan. Hindi kita gustong pahirapan. Kaya dumadating ka pala nga. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Niyakap na kita. Pinabihisan na kita. Yun ang ating Ama sa Langit. Kilala ba natin siya? Anong Ama sa Langit ang ipinapakilala natin sa kapwa natin? Ayan, nagkakasala ka. Pinaparusahan ka ng Diyos. Para yatang misrepresentation yan. Siguro ikaw, gusto mo siyang parusahan, tapos pinagmumukha mong Diyos na nagpaparusa. Kung ikaw ang Diyos, paparusahan mo siya, pero hindi ikaw ang Diyos. Salamat na lang. Tuwing may naghihirap, sister, may sakit ka kasi makasalanan ka. Maraming ganun. May lalaki pang Biblia, ang daladala ng laking Biblia. Pag dumating sa bahay mo, judgment ang ibibigay sa'yo. Siguro, kaya ka nagkakasakit dahil makasalanan ka. Anong tingin mo sa Diyos? Hindi ito ang ipinakilala sa atin ni Jesus sa kwento na ito. Of course, yung tatay dito, kinatawan ng Diyos. At nagkaroon ng malaking kasiyahan. Because fellowship with God is usually depicted as a glorious feast and celebration. The Father's spirituality is restorative. Bumubuo, hindi sumisira. Nagbabalik sa dating magandang kalagayan, hindi nagde-demote. He restores the relationship and all its perks. And the Father's spirituality is celebratory. Mapagsaya. Nakita niyo sa kwento ni Jesus, dahil may bumalik na anak, natuwa ang ama, celebration, kainan, sayawan, tugtugan. Tapos may mga conservative Christian magsasabi, bakit kayo sumasayaw sa church nyo? Ano kayo, kabaret? Uy, son number one yan. Panganay na anak yan. Ayaw ng tugtog, ayaw ng sayaw. Yan yung anak number one. Pero ang ama, nagpatugtog, nagpasayaw, naghanda. Because we should celebrate our relationship with our Father in heaven. Dapat masaya. Dapat maraming kumakain, may tugtugan, may sayawan. Hindi yun masama. Ang nagpasama doon, yung faith nung panganay na anak. At ngayon, even among Christians, maraming katulad ng panganay na anak. Bawal sumaya,
bawal ang tambol, bawal ang tugtog, bawat ang mga kultura ng katutubo, dapat kultura lang ng mga Western missionaries, dapat ang tugtog lang, organ. Sino may sabi nun? Son number one. Gusto nyo ba siya? Kasali ba kayo sa kanya? So balikan pa natin ang nakaraan. Matapos magreklamo yung son number one, Luke 15, 31 to 32, his father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours." Kasi sabi ng anak, hindi nyo mali ako binigyan kahit maliit na kambing para makapag-barbecue kami ng mga kaibigan ko. So, nandito ako lagi, hindi mali ako nag-enjoy. Sabi ng anak, tatay, eh problema mo yan. Bakit? Nawala ka ba dito? Di ba lagi kang nandito? Lahat naman ang ari-arian ko, sa'yo rin. Yung kapatid mo nga, humingi, binigyan ko. Eh ikaw, ba't di ka humingi? Ba't hindi ka nag-enjoy? Nagtiis ka ng nagtiis, tapos ngayon susumbat mo sa akin. Hindi mo pinag-enjoy ang sarili mo. Puro katimpi. Pagkatapos ngayon, masama pala loob mo. Sinong may kasalanan? Ikaw. You have always been with me. Why did you not decide to enjoy your life? Verse 32, "But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost and has now been found." Kung ang Diyos ay yung panganay na kapatid, lahat ng tao pupunta sa impyerno. Kung ang Diyos ay yung panganay na kapatid, lahat na nagkakamali, paparusahan, uusigin. Salamat na lang, hindi siya ang Diyos. Isa lang siyang fellow sinner who never appreciated the kindness of our Father in heaven. At salamat ang Diyos ay yung Ama. Mapagpatawad, mabait, walang hanggan ang pag-ibig. The Father's spirituality is undiscriminating. Walang pinipili. Sasabihin ng iba, paborito ba niya yung son number 2 o number 1? Pareho niya mahal. Kaya lang, yung bunsong anak, mas nag-enjoy ng pagmamahal ng ama kasi mas hindi niya itinago ang tunay niyang niloloob. Mas nakita niya tuloy kung gaano siya katalaga kamahal. Yung isa, panggap ng panggap na siya proper and correct and good, kaya hindi niya naramdaman kung paano magmahal ng ama kahit hindi siya laging perfect. Nag-pretend siyang laging perfect. Nakaka-stress yun, nakakapagod yun. Yung isa, yung ano, ang totoo sa kanyang sarili, inilabas niya at nalaman niyang sa kabila ng lahat, mahal pa rin siya. Pareho silang mahal, pero mas nag-enjoy yung isang naging totoo sa sarili. Nagpakatotoo. Hindi niya ikinubli ang tunay niyang nadarama, ang tunay niyang gustong gawin, at sa kabila ng lahat, nalaman niya, mahal na mahal siya ng Ama sa langit. Both are sinners. The younger son sins by spending, by knowing his sins, and by repenting, but he underestimates the father's love. Ito ang kulang sa son number 2. Lumapit, pero minaliit pa rin niya yung pag-ibig ng ama sa kanya dahil siya nang nag-volunteer na itrato na lang siyang alila, katulong, servant. Alam niyang tatanggapin siya, pero bilang alila. Hindi niya sukat akalain. Tatanggapin pa rin siya bilang anak pa rin. So yun ang kulang sa kanya. Kulang pa rin siya ng appreciation, although mas marami siyang appreciation sa ama kesa dun sa panganay na anak. Natakot magpahalat ang gusto niya mag-party, gusto niya mag-enjoy, kasi baka siya mapagalitan. The older son sins by not spending, but then by secretly holding grudges and by accusing the father of injustice, by complaining, by being self-righteous, judgmental, and unkind, and by choosing to be cheerless and unhappy, and being blind to his own sin. Sino ang mas malala ang tunay na kasalanan? Yung anak number 1 na panganay o yung anak number 2 na bunso? The older son personifies the Old Testament, the law, which is all about hard work, self-righteousness, the struggle and the strife to deserve God's kindness. Pero ang nagiging bunga nito, judgmentalism.
kasi hinuhusgahan nila yung hindi nila kasing banal. Itinataas, pinupuno ang sarili sa sariling sikap. Pero kahit anong mangyari, kukulang din naman, sinner pa rin. Malinaw ang sinabi ng Galatians 3:10-11 tukos sa mga sobrang nagsisikap na magpaka-perfect. Anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. The scriptures say, everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. No one can please God by obeying the law. The scriptures also say, the people God accepts because of their faith will live. Pag sinisikap mong impresya ng Diyos with perfection, with hard work, to the point that you become hypocritical, you hide your true self, ikinakailan mo ang totoo sa pagpapaimpresyo sa Diyos at sa iyong kapwa, sabi, para ka ng isinumpa. Bakit? Hindi ka malaya, hirap ka, puro ka himutok, pero kulang at kulang ka pa rin. Sayang. At ito ang nakikita natin na kasaysayan ng panganay na kapatid. Trying to please the Father by being perfect, pero hindi rin naman talaga siya perfect. The younger son, meanwhile, personifies the aspects of the New Testament, some aspects of it anyway, which is love and grace. But it is incomplete. It is unappreciative of God's undeserved kindness. At least itong anak na bunso, hindi itinaas ang sarili. Saktunayay, ibinaba ang sarili. Ang itinaas niya ang ama. No? At siya ay pinupuno ng ama. Kaya siya mas blessed. Kasi inamin niya ang kanyang kakulangan. Yung isa ay tinatago yun. Umuulan ng pagpapala, isinahod niya ang kanyang pangsalok. Yung isa, nakataob. Kasi sinasabi niya, di ko kailangan yan, mabait naman ako eh. Itong bunsong kapatid, Galatians 5:1, Christ has set us free. This means that we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Malaya kang lumapit sa Diyos, anuman ang iyong kalagayan. At huwag kang magpaalipin sa mga batas ni Moses. Yung sobrang relihiyoso, umaasa sa kanyang sariling performance para yun na slave of the law. Kahit ano naman ang gawin niya, kulang pa rin. So there are two sons in the story. Both are short of the Father's glory. That's all of us. Romans 3:23, all of us have sinned and fallen short of God's glory. Both sons were given access to the Father's kindness. One used that access, the other chose not to use that access and then complained. John 3:16, God loved the people of this world so much that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and will never really die. Everyone has access to the goodness of the Father. So we have seen three spiritualities, that of the older son, that of the younger son, and that of the Father, our Father, who is good to all. Kasi yung dalawang anak doon, kinatawan ng dalawang uri na tayo ngayon. Saan kaya tayo doon? Matthew 5:45, sabi ni Jesus, your Father in heaven makes the sun rise on both good and bad people. He sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. In other words, huwag mong laging hatiin ang mundo sa banal at makasalanan, sa tama at mali. At ikaw lagi yung tama, ikaw yung banal, sila ang mali. Therefore, you deserve God's goodness and God's blessings. Sabi ni Jesus, pinasisikat ng Ama sa langit ang araw sa mabuti at masamang tao, sa makasalanan at hindi. Nagpapaulan siya sa bukid ng mga makasalanan at sa bukid ng mga hindi makasalanan. In other words, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Huwag mong isipin, ako mo lang may relihiyon ka at may malaki kang Biblia, eh, dapat mas mahal ka ng Diyos. Kasi baka tayo yung nagiging son na panganay, religyoso, legally proper, pero marami pala nasa loob ang kulo. At mas hindi pala yun nakakatanggap ng pagpapala. Of course, hindi natin sinasabing dapat tularan yung son number one, na magwala ka sa buhay, maglustay ka.
Pero ikaw man yung laging tama, o ikaw man yung naglulustay, ikaw man yung laging correct, o ikaw man yung nawawala sa landas, pare-pareho tayong mahal ng Diyos. Huwag niyong turuan ng Diyos na mamili ng mamahalin tulad natin na namimili ng mamahalin. At huwag nating turuan ng Diyos na magparusa sa mga taong sa tingin natin ay dapat parusahan kasi tayo dapat ding parusahan. Dahan-dahan, huwag tayong agad-agad at bigla-biglang gusto magparusa agad ng kapong nagkakamali. Kasi tayo man ay nangangailangan din ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Don't burn the bridge over which you too must pass. And that is the bridge of forgiveness. So understand, know, and accept the Father's love and kindness. And when you do that, enjoy rest and peace as Jesus gives it. Kaya nga sabi sa Isaiah 55:8, yung ating opening verse, the Lord says, my thoughts and my ways are not like yours. Hindi ako tulad nyo, huwag nyo akong gawing tulad nyo. At tinuturo ng Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. Change your mind, change your thoughts about the Father in heaven. Huwag natin tingnan ang Diyos sa langit sa pamamagitan ng mga lente ng Old Testament ng mga Pharisees na laging mapagparusa, laging galit. Ang ipinakilala sa atin ni Jesus na Ama ay amang mabait, walang patakaran ng pagtanggap, mapagmahal. Kaya sabi sa John 1, Jesus showed us everything that could be known about the Father. All the goodness and kindness of the Father in heaven is revealed to us by His Son, Jesus. So yung pagpapakilala ni Jesus sa Ama, ang pakinggan natin, hindi yung pagpapakilala ng mga propeta, ng mga teachers of the law, ng mga Pharisees, ng mga conservative at mga mahihigpit ng mga religious leaders. Tingnan natin yung pagpapakilala ni Jesus dahil siya ang anak ng Diyos na isinugo para buuin at itama ang pagpapakilala sa Ama. Romans 6:14, sabi ni Paul, don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Huwag niyong gawing amo, huwag niyong gawing poon ang kasalanan. Na hindi lang ibig sabihin ay huwag kang magkasala. Ang ibig sabihin, do not fear sin. God's kindness rules over you. It is what is in effect in your life. Hindi ka perfect, nagkakasala ka, alam yun ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos ang tingnan mo, hindi yung pang-uusig lagi ng kasalanan. Kasi pag lagi yung pang-uusig, ito yung nagkakasala ka. Guilty ka, takot na takot ka mamatay, takot ka mabuhay, takot ka sa mundong ito, takot ka sa end of the world, kasi puro ka guilt. And that what is what is means to be ruled by sin. Sin ang amo mo, tinatakot ka, kinokontrol ka. John 8:36, sabi ni Jesus, if the Son gives you freedom, you are free. Kailan natin mauunawa that we are free from fear of sin? Not free from sin in the sense that you will not commit sin anymore. Kaya ang sabi sa 1 John 1:8-9, if we say we have not sinned, we are fooling ourselves. And the truth is not in our hearts. But if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take our sins away. So, ang ibig sabihin ng sin will not be your master, eh hindi yung hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka pa rin, kaya nga may 1 John 1:9, hindi ka pa complete, hindi ka pa perfect. Ang ibig sabihin ng sin will not be your master is huwag kang laging matakot sa kasalanan. Una, huwag mong gawin. At kung nagkulang ka, nadapa ka, nagawa mo, huwag ka pa rin matakot kasi ang iiral pa rin sa buhay mo ay yung umiral sa buhay ng anak number 2 at even anak number 1, ang walang hanggang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Hindi ka dapat matakot sa Diyos. Ang laging itinuturo mga reliyoso, matakot ka sa Diyos. Hindi yan ang tinuro ni Jesus. Bakit ka matatakot sa Diyos? Eh, Diyos yun. Mahal niya tayo, ama niya tayo. Alam niyo ba na maraming pamilya, sobrang takot ang anak sa magulang, lalo sa ama, hindi tuloy nade-develop ang kanilang relasyon. Hindi tuloy nasasabihin ng anak yung tatay na I love you, hindi rin masabi ng tatay na anak, mahal kita. Hindi mayakap yung anak, hindi sila makapag-loving-loving kasi takot ang umiiral.
At pag ang pinairal mong feeling sa Diyos ay takot, matakot ka sa Diyos, fear God, yan lagi tinuturo ng religion eh, matakot ka sa Diyos. Ang religion kasi, ang lagi tinuturo, manakot ng manakot. Kasi ang takot, malaki mag-donate. Pampatanggal ng takot, pampatanggal ng guilt. Pero ang itinuro ni Jesus is not that. Say, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Because God loves you too. Freedom, not from being sinless, but freedom from worry, from fear, and freedom from fear of not being perfect. Kaya si Jesus, sabi niya, pagpapahingahin ko kayo. Saan kayo mapapahinga? Sa takot, sa guilt, sa self-judgment, and judgment of others. Kasi pag alam mong mahal ka ng Diyos, tinatanggap ka tulad ng ama sa kwento, mapapahinga ka. Kahit nasaan kang kalagayan, kahit ikaw yung anak number one o ikaw yung anak number two. Hindi ito lisensya na magkaasala, hindi ito lisensya na mabuhay ng nagwawala. Pero kung sakali kang kinulang, kinapos, natumba, alam mong mahal ka pa rin ng Diyos. Matthew 11:28-30, sabi ni Jesus, if you are tired from carrying heavy burdens, the burden of guilt, the burden of fear of sin, the burden of fear of punishment, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble and you will find rest. This yoke is easy to bear and this burden is light. Ang spirituality number three ng Ama, yun din ang spirituality ni Jesus, and that spirituality is easy and light. Ang tunay na pagiging makadiyos ay magaan, hindi mahirap dalhin. Nakakapagpahinga, hindi nakakapagod tulad ng maraming religious activities, nakakapagod. Ito'y nakakapagpapayapa at nakakapagtanggal ng takot. Ito ang bigay ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Nilinaw dahil sa maraming gulo at dilim na ibinigay ng relihiyon ng libu-libong taon, ang imahe ng Diyos na nilikha ng relihiyon ay Diyos na galit, Diyos na mapaghiganti, Diyos na hindi mabait, yun ay itinama ni Jesus. At dapat itama na natin ang ating pananaw so we can also rest and we can allow our brothers and sisters to also rest. Tanggapin natin ang pagtanggap, pagmamahal, pagpapatawad ng Ama at ibigay din natin yun sa ating mga kapatid. That is the only way to have rest in our soul. Dear God, we thank you that you are so kind and you are so good. Salamat yung hindi panganay na anak ng Diyos kundi kayo. Salamat din, hindi yung bunsong anak, kundi kayo. Turuan niyo kung sino kami sa dalawang anak na ito o kung paano pinaghalo-halo ang dalawang ito sa aming pagkatao. Ituwid namin ang pananaw namin sa inyo na pag-ibig, hindi takot ang umiral. At ang lagi namin maalala sa inyo ay inyong pagtanggap, hindi ang pagtatakwil, ang inyong pagbibigay ng kabutihan at kapahingahan, hindi parusa. Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, at ipamuhay. Sa ilang saglit, manahimik sa presensya ng Diyos at dinggin ang kanyang tinig. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Three Spiritualities. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapis. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Bakit bayani ang turing kay Lapu-Lapu?
Siguro maganda muna na ating bigyan ng kahulugan ano ba yung bayani. Sa oras ng kagipitan, pagka sinasakop ang iyong bansa, yung ikay pumatay o mamatay para sa iyong bayan, kabayanihan. Sa oras naman ng kapayapaan, yung ikay maging mahusay na mamamayan, mabunga, masipag, masunurin sa batas, iyon ang bayani. Maraming uri ng kabayanihan at yung kay Lapu-Lapu kaya kinikilalang una sa mga nagtanggol ng dangal ng bayan laban sa mga banyaga na gustong sumakop dito. At dumating si Magellan sa Mactan hindi naman para makipagkaibigan kundi para sakupin ito at paluhurin sa hari ng Espanya. Kaya ang ginawa ni Lapu-Lapu, ipinagtanggol niya ang dangal ng kanyang lahi ng kanyang bayan at nakidigma. Hindi lang sila lumaban, nanalo sapagkat pumatra sa mga Kastila at napatay nila si Magellan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-anim hanggang ika-pito ng umaga, araw-araw.
Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.